So, good morning guys. Yun. Update ko kayo kung ano na nangyari sa aming farm, sa aming poultry. So, may mga bagong nadagdag naman. So, let's go. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga bagong may dagdag o kaya mga bagong alaga. At saka bisitahan natin ang ating vermicast. At syempre ngayon, magpapakain tayo ng manok. Ito yung mga papakain natin, dahon ng kamote, saka feeds, tapos dahon ng ipil-ipil. Yan. Ito ay dagdag sustansya sa kanila, sa ating mga manok. Yan. At saka para hindi rin magastos. Hindi rin magastos sa pagkain kasi lalo na ngayon, dumadami na sila. Kaya tara, samahan niyo ako. So, ayan guys. Ito na pala ang ating vermi. Ayan. Ito nilagyan namin ng palay ng pinagalihan. Ayan, tapos ito na ang aming vermicast. Ayan, nilagyan na namin yan ng uod. Ayan, may uod na yan guys. Hintayin na lang natin mga after 3 to 4 months. Klaseng uod pala nilagay namin, African night crawler. So hindi nyo makikita, hindi nyo sila makikita pag araw, sa gabi nyo lang sila makikita. Yan, sa gabi lang sila nagtatrabaho. Yan, no? Tapos dito sa kabila, yan yung preparing area. Yan, kasi pag nag-prepare ka isang buwan o 45 days magpabulok bago mo isalang, so lagyan ng uod. Ito pagkatapos na ito, pag naani na ito na susunod para hindi sayang ang, para hindi mabakante itong lalagyan, para tuloy-tuloy ang paggawa ng ating vermi. Ano? So ngayon pupuntahan natin ang ating mga alagang manok sa Peking duck. Ayan. Kabila, bali hiwalay sila. Pato naman dito sa kabila. Pato, pinaghalong pato sa Peking duck. Yeah, no guys.
Itong pinapakain ko para lang sa mga medyo may edad na, mga malalaki na. Pero yung mga maliliit, gaya niya. Ito. Itong feeds. Kaya pang month lang. Bale dito, yung mga bagong pisa na itlog, dito nilalagay para di sila halo-halo. Kasi kapag may nahalong medyo may edad, yan, tinutukan nila, o kaya nagdaganan. So, yung mga medyo may edad ito na, nililipat namin dito. Yan, tapos dito naman sa kabila, yan ang ating pato. Pero pag medyo malaki na sila, pwede na silang pakawalan. So, ito yung bago naming binili. Yan, pabo. Yan naman ang pabo. Pero yung isa, pasamang palad, pinasok nung isang manok. Yan, nabali ang kanyang paa. Kaya hindi pwede magsama ang pabo sa manok. Dapat iwalay ang pabo. Lalo na maliliit pa. Pero pag medyo malaki-laki na, pwede na silang pakawalan. So, ito ho, pinapakain natin sa mga sisiw. Yan, yung mga pang month pa lang. Yan. Siyempre, dito sa kabila. Yun, ang ating pato. Yung ibang manok na wala nang paglagyan, dito namin nililipat. Saka yung medyo may kwan na rin, medyo malalaki na. Dito naman namin nililipat. Hi to my vlog. So busog pa sila. Kasi kanina umaga may nagpakain na. So so, yan ho, ang ating mga alagang manok. Yan. Saka, ito pala yung bagong ginawa namin kahapon. Yan.
para madagdagan kanilang tulungan. Ayan. Tapos dito po ang kung gusto nila pumunta diyan. Siyempre, ito naman ang ating tulungan ng baboy. So, ito yung kambing. Ito naman yung tulungan ng kambing. Bale, bumuha kami ng apat. Yan, nandyan sila. Yan, pinakawalan namin sila dyan. Tapos, ito naman kami tulungan. Saka baka. Baka namin nandyan din sa ibang dako dito sa bundok. Sana magustuhan nyo ang ating bagong video. Yun, update ko ulit kayo sa susunod na mga araw. So, yan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe.